Mineses po sa Raffy Tulfo in Action Facebook page ang video kung saan kuwang-kuwa ang walang awang pamamaril sa mga aso. Pabala po, patnubay sa mga makakapanood nito. Ito po ang video. Natin si Natasha Delosa, admin ng Love and Hope for Stray Animals. Siya po ang nagsilbing complainant. Ma'am, magandang umaga po. Walang video. Walang audio. Magandang umaga po, Sir Raffy. Ma'am, saan nangyari ito at kailan po ito, ma'am? Sir Raffy, ito po ay nangyari noong August 11, 2020 sa Buenavista, Marinduque po. Okay. Barangay, Malbog. Opo. Sino po yung nasa video na namaril po ng aso nang walang awat? Sir Raffy, nakonfirma po ng mga witness na ito po ay mismong doktor ng Provincial Vet of Marinduque po. Provincial Vet ng Marinduque. Bakit yes, po binaril yung aso? Ano po yung dahilan? Hindi po namin na alam, Sir Raffy. Bali, nung nalaman ko po yung pangyayari pong ito, nireport sa akin ng ibang animal welfare advocate sa area. Tumawag po ako sa police para po magtanong at humingi po ng tulong. Okay. Pero ang sabi po nila ay ayon po sa provincial vet ay legal po yun. Legal? Bakit na po naging legal? Ano raw po yung basehan? Hindi ko din po alam, Sir Raffy. Wala din po ako sa area nung nangyari po yun. Kaya ang sabi ko po sa police, hindi po yun totoo. Hindi po yun legal. Meron pong makatao na paraan po yun, pero hindi po sa ganung paraan. Okay, kung they're trying to get rid of rabies na para hindi na kumalat, meron naman tinatawag ng mercy killing, di po ba? Yung proper way na para i-dispatcha yung mga hayop, tulad yan, mga aso, euthanasia kung tawagin. Pero ano bang kasalanan ng aso na binaril, napag-alaman nyo ba the reason? Yung ba'y may nakagat na o yung ba'y nagpakalat-kalat? So ibig sabihin, marami pa silang babaril na aso kung gusto nila ay malinis ng mga stray dogs ang kalye? Wala ho kayong napag-alaman? Sir Raffy, bali, hinala po namin. Buti na lang po, may naglakas loob po na mag-send po ng video na yan sa page po ng Love and Hope for Stray Animals. And nakonta ko po yung owner ng video. At ang sinabi po pala nila, ang according po sa kanya ay, ang sabi po ng barangay ay babakunahan lang po ng anti-rabies yung aso po nila. So natutulog po yung aso dun sa bahay at ginising po ng mga bata. At nagulat po sila nung dumating po yung vet ay may dala pong barel na mahaba. At yun na po, bigla pong pinagbabaril po yung aso. Nagulat po sila na bakit po ganun yung ginawa. Ate ka muna, so ang sinabi doon sa mayari ng aso, babakunahan lang yung aso nila. Kaya pumayag naman tumayari ng aso. Pero yung palay, mamamaril na. Oh. Exactly po, Sir Raffy. Opo. Okay, may panlilin lang doon. And in the first place, pwede natin kasuhan to illegal possession of firearms kung walang lisensya yung baril. Diba? Illegal possession of firearms sapagkat wala siguro siyang permit na para ilabas yung baril na yon. Anyway, sandali lang po, Ma'am Natasha, kakausapin po natin si Attorney Heidi Kagyowa, Program Director ng Animal Kingdom Foundation, at kukonsulta po tayo tungkol dito sa posibleng violation nitong doktor na ito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Raffy. Good morning po. Attorney Heidi Kagiwa po, sir. Ma'am, nanindig po yung balahibo ko kasi po ako isang animal lover. Marami po akong aso sa bahay na alaga. Napakasakit po sa kalooban ko hanggang ngayon. Yung nakita ko pong kawawang-kawawa yung aso, nangingisay, matapos po barilin. Ano po pwede may kaso rito doon sa doktor ng aso, yung vet daw dyan sa Marinduque?
na may kagawa nito, ma'am, attorney? Opo, yes sir. Una-una po kasi ang siniklaim nila is legal, no? We say that not what happened was not legal. While shooting is an approved method for euthanasia, may mga guidelines po na in-impose ang Animal Welfare Act, particularly po ang Administrative Order number 13 na pinalabas po ng DA, Bureau of Animal Industry, kung paano po ang paggamit ng baril sa pag-euthanize ng aso. Unang-una po, hindi nga po makatao ito dahil po ito ay ginawa in public view, openly. Kasi ang sinasabi po ng batas, you can use guns, no, or firearms to put down the dog, but it should be done away from public view. Okay. Number two, may mga guidelines din po doon na inilabas na shoot from the head. So dapat po target yung head kasi nga po euthanasia, so dapat quick death. Mercy kill. So apparently, pero dito sa nangyari dito, ano, Doc, parang tuwan-tuwa po, attorney, tuwan-tuwa po itong veterinarian na habang nangingisay at yung umuungol yung aso, binabantayan niya, para bang natutuwa siya habang meron po nagsasuffer. Ganito po ang basa ko rito. So, isa pa po, Doc, ano na pwede natin maikaso rito sa lalaking ito, kung tao ito, kung matatawag na tao ito, ay yung baril, tama kayo, dapat yung euthanasia ginagawa, ginagamit yung baril, hindi po sa public. Ito po, inilabas yung baril sa labas. So, doon pa lang po natin siya kasuhan ng illegal possession of firearms kasi I'm sure yung baril na yan, walang permit yan to carry outside his residence. Pwede rin po, sir. Kasi kasama rin po sa guidelines yan, dapat license ng firearms. So, pwede lang po gumawa ng euthanasia using firearms ng PNP at saka ang Armed Forces of the Philippines, sir. Exactly. Ito po siya, doctor. So, wala siyang karapatan. At meron siguro, yung baril siguro yan ay baril niya, pero I'm sure walang lisensya yan na para dalhin yung baril sa labas ng residence niya. So, dalawa pong pwede natin may kaso ito sa taong ito, attorney. Pwede rin, yes sir. Posible rin pong pag-aralan yung tinatawag po nating child abuse. Kasi po, may mga bata around. Ayun, thank you. Mm-hmm. Child abuse. Okay, tama. Dahil at that time, attorney, maraming mga bata nakita. Marami pong nagsasabing witness at may video rin pong pinakita na may mga bata around, minors, who were watching and present. Ay, salamat, salamat. Okay, sige po. Ma'am, kami po ay magkikipagtulungan kung ano pong pwede maitulong namin. Ako po, personally, ako po itutulong na para magbayad po itong kung sino man itong taong tinatawag niya sarili niyang veterinaryo. So kailan po ninyo umpisan? Kailan po natin pala, kasi kasama ko, ma'am, kailan natin umpisan ang pagkakaso sa lalaking ito, sa taong ito? Sinisimulan na po namin, sir, yung mga documentations, ano po, kasi po, for the past 2 days, we're just gathering mga witnesses, kasi syempre takot na takot po sila eh. So, we are preparing already the documentations, Raffy. Kasi ma'am, ang gusto ko mangyari, attorney, talagang meron kailangan masampulan. Ito na siguro ang pinakamaganda at hindi maliit na tao to. Hindi to maliit na isda, malaki isda to na para ipakita sa lahat na hindi mo basta-basta pwedeng pagmalupitan ng isang hayop and you can go away, get away with it. This time, meron talaga managot at makukulong to. Diba, opo, attorney? We're trying to identify also others, sir. Ano po? Kasi bukod naman po sa office ng Provincial Veterinary Office, ang barangay din po ay involved. Nandiyan din po sila eh. Okay. Sige. Yung pong kasama niya, attorney, pwede rin bang isama sa kaso? Meron siya kasama niya kanina eh. Yes po, as an accessory to the crime. Kasi pinupulot nila yung mga aso, di ba? Instead of stopping the commission of the crime, they participated. Okay. So, tatlong possible cases na pwede may isama pa sa kanila, mama. Pero mas mabigat, yes, yung child abuse. And then, pangalawa, yung illegal possession of firearms. And then... And a violation of Animal Welfare Act po. Ayun, ay salamat. Okay. Ang violation po ng Animal Welfare Act, pag po, public officer po at more than 3 persons ang involved, mas mataas po ang penalty. Mga ilang taon po kaya, attorney? Up to 3 years po ang imprisonment kung ito po ay nandun po pumasok sa qualifying circumstance sa public officer and more than 3 persons. 3 years? At yung 3 dogs. 3 years plus yung child abuse, 6 years po ata yan. So 9, another, siguro pinakamababa, 10, isang dekada makukulong tong
halimaw na itong veterinarian. Attorney, asahan po namin, magtulungan po tayo, yung grupo po ng RTIA at sa team po RTIA, pati kayo po ma'am, magsanib po sa tayo para may kalalagyan po itong veterinaryo. Attorney, sobrang thank you, attorney, ha? Thank you, Raffy. Magandang umaga, attorney. At Ma'am Natasha, salamat po sa inyong video at ito po nakarating sa kinaukulan. Ito pong nangyari. So, kayo ho ba'y willing na magtistigo, ma'am, dahil kayo pong mismong eyewitness sa pangyari? Bali, Sir Raffy, hindi po ako yung pinaka-eyewitness. Na-i-refer po sa akin yung information noong August 11. And knowing po na marami pong talamak po ang pambubuli ng mga tao pagka po may gusto silang patahimikin. Kaya po ito ay malamang po matagal nang nangyayari. Kaya nung sinabi po yan sa akin, nag-decision po akong magsalita talaga at i-expose sa page po ng Love and Hope. Dahil para po magkaroon talaga ng exposure yung itong nangyayari. Okay. Ma'am, ako po'y sumasaludo sa Love and Hope for Stray Animals. Keep up the good work po, madam. Kayo lahat dyan. Ingat po kayo palagi. Ma'am, maraming salamat. Thank you po, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Sir Raffy. Thank you po. MJ, anong sabi ng mga netizen natin? Idol Raffy, mas hayop pa sa hayop. Yan yung mga nakikita kong comment dito, no? At gigil na gigil sila si Big 23. Sana makatayo yung aso at ikaw ang pag-abirilin. Huwag naman ganon. Hayop ka! Mas hayop ka pa sa hayop. Di na rapat sa earth. Puro ganon, Idol Raffy, no? Sabi nga ni Jerome, buti na lang jackpot, child abuse pa. Talagang dagdagan daw yung mga kaso sa kanya. Sabi naman ni Daniela Jagapi, this is unjust! Exclamation point! Whoever you are, paano? Alam mo, minsan hindi talaga ma-wrap around yung mga keyboard warrior natin. Bakit ganun yung mga tao, kagaya na lang ni Sai Mercado? Ganyan na ba talaga kayo? Walang awa na pumapatay ng aso? Naman, maawa naman kayo, hindi porket aso, ginaganyan nyo na ang aso, inaalagaan, hindi ginaganyan. People nowadays talaga. At eto, no, gigil ako, kulong na yan, Hustisya, para kay Doggy, ikulong yan. All caps, Pearl Crabs. Yan ang comment ng ating keyboard warrior na si Pearl Crabs. At si Lian Daniela Marquez, libo-libo to, idol, galit na galit kay veterinarian ano, from Marinduque. Sabi niya, grabe, justice not only for the dog, but for the children who witnessed it. Ang sakit sa puso. Vet ka pa naman. So yan ang roundup ng ating mga keyboard warrior. Unang reklamo pa lang yan, idol. Balik sa inyo dyan sa studio.